Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. At paano ka nakasisiguro sisiputin ka ni Lynette? Ramdam ko naman na mahal ako ni Lynette. Siguro mas matimbang yung pagmamahal niya sa akin kaysa kay Carlos. Narito na nga ang ating iba pang aabangan sa abot kamay na pangarap. Nagulat nga itong si Doc Roy Meneses nang tawagan siya dito ni RJ upang ipaalam na naroon na nga si RJ sa park na naghihintay nga dito kay Lynette. At dito naman na sinabi ni Doc Roy kay RJ paano daw siya nakakasiguro na siputin daw siya dito ni Lynette. At naramdaman naman daw ni RJ na mas mahal siya dito ni Lynette kaysa kay ni Carlos at mas matimbang itong si RJ kaysa kay Carlos. Samantala, nagtataka na nga itong mga tauhan dito nga sa kasal ni Lynette na kung bakit mapahanga ngayon ay hindi pa rin nakarating itong si Lynette na naroon na nga ang lahat ng dadalo. Kabilang na dito itong si Giselle at itong si Don Pepe at mga kaibigan dito ni Annalyn ng mga dating nurse sa Apex Hospital. At naroon na rin itong si Carlos at nagtanong nga itong si Chang Susan dito kay Annalyn kung ano na ba ang status dito ni Lynette na kung bakit mapahanga ngayon ay wala pa rin ito. At dito na sinagot ni Lynette at sinabi niya na iniwanan niya nga itong kanyang ina na nag-aayos at alam niya na kanina pa daw ito tapos na kung bakit ay hindi niya ito matatawagan dahil nakapatay nga ang cellphone dito ni Lynette. Kaya nag-aalala na rin itong si Josa dahil pati ito ay hindi rin matawagan itong si Lynette. At dito naman na kinausap ng mahinahon ni Giselle ang ama na baka may kinalaman daw itong si RJ sa hindi pagdating dito ni Lynette sa kasal nila ni Carlos. At pati itong si Carlos ay nag-aalala na nga, lalo pa nang sabihin dito ni Michael kay Carlos na baka hindi siya sisiputin ni Lynette sa araw ng kanilang kasal. At tila hindi na nga mapakali itong si Carlos at hindi rin nagustuhan ang sinabi ni Michael dito nga sa kanya. Samantala, nagmuni-muni naman itong si Lynette at dito niya nga na pinaalis itong nag-aayos sa kanya. At binabalikan dito ni Lynette ang sinabi ni RJ na kung talagang mahal daw siya nito ay sisipot siya dito sa lugar kung saan na sinabi ni RJ na magkikita daw sila dito sa park at sa flower shop kung saan ay natrap nga sila dito ni RJ. At dito naman na tila hindi rin maintindihan ni Lynette itong kanyang sarili na kung bakit ay hindi siya magiging masaya sa kanyang desisyon. Sa kabilang banda, ay palihim pala nag-iimbestiga itong si RJ dito nga kay Carlos. At sa araw mismo ng kasal dito ni Lynette at Carlos, dito na rin kaya malalaman ni Lynette ang buong katotohanan na ito palang si Zoe ay anak dito ni Carlos. Dahil dito, ito na nga ang sinabi ni Doc Lindon na kung bakit ay mapahanga ngayon ay hindi pa rin sinasabi ni Carlos ang buong katotohanan dito nga kay Lynette at huwag hintayin na matutuklasan mismo ni Lynette ang tinatagong sikreto dito na ni Carlos Benitez at hindi na nga nagkamali dahil sasabog na nga ang sikretong pinanghawakan ni Carlos na itong si Zoe ay ang kanyang anak at maliban kay Harry. Kaya yan naman ang ating mga pakatutukan at pati itong si Annalyn ay kakagulat rin ang kanyang malaman. Dahil sa hindi inaasahan ay matutuklasan na nga dito ni Lynette ang buong katotohanan sa tunay na pagkatao dito ni Carlos. At nagbanta nga ito na kapag ipapahaya daw ni Lynette itong si Carlos sa kanilang kasal ay baka hindi daw niya alam kung ano ang gagawin niya dito kay Lynette at pati na rin dito kay Annalyn na ngayon nga ay wala na daw pipigil sa kasal nila ni Lynette. Subalit itong si Lynette ang magdedesisyon kung tutuloy pa ba siyang napakasalan niya itong si Carlos. Yan po ang ating karagdagang aabangan bukas, mga kapuso. Dito lamang yan sa Abot Kamay na Pangarap. Yan lang po at maraming salamat. Bye-bye!